Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman ng kunting kaalaman. Ito ay patungkol kung paano tayo mag-welding ng aluminum plate. So sa video na ito guys, papakita ko po sa inyo kung paano ang tamang pag-welding ng aluminum plate at paano magtimpla ng kanyang amperahe. So sa pag-welding ng aluminum plate guys ay medyo hindi siya madali kasi kailangan talaga siya ng kunting practice para makuha natin yung tamang pag-welding ng aluminum plate. Sa video na ito ay magbibigay lang ako ng tips. So hindi man siya perfect pero at least mapagkuhanan nyo ng idea. So guys, kung gusto nyong magkumuha ng idea kung paano mag-welding ng aluminum plate, panoorin nyo lang ang buong video na ito. So bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay isubscribe nyo na rin at i-click yung ating notification bell para kung meron man tayong mga bagong upload na videos ay ma-notified kayo lagi. Tara guys, start na tayo. So ito yung ating wi-weldingin ngayon guys, itong plate na ito, itong aluminum na plate. Mag-wi-welding lang tayo ng flat muna kasi basic tips lang ito ng mga baguhan pa lang na nag-wi-welding ng aluminum plate kasi hindi parehas yung procedure ng pag-wi-welding ng carbon steel at saka sa aluminum plate. So maraming welder din na wala pang idea kung paano mag-welding ng aluminum. So ang ipapakita ko sa inyo kung ang basic lang na kung paano mag-welding ng aluminum. So gagamit tayo ng 3.2 na welding rod. So itong welding rod na ito, yan yung UTP 485. So 1/8 inch, so 1/8, so 3.2 mm. So ito yung gagamitin natin. So papakita ko din naman sa inyo kung paano mag adjust doon sa ating amperahe ng ating welding machine. So ito yung ating gagamitin na welding machine guys. So ito yung adjustment natin guys. Ito ay mag-range lang siya ng 86 ampere doon sa ating road pass. Depende kasi yan sa may mga welder kasi guys na ano, depende sa kanilang mga kung ilang yung ampere na kanilang gusto. So dito sa pag-welding natin gagamit tayo ng 86 ampere. So ito yung ating welder guys. Siya yung mag-perform ng ating pag-welding nito sa plate. So sige, ipapakita natin. Okay, start. So ito yung resulta niya guys. Ang aluminum kasi na welding rod sa stick, iba yung ating welding rod sa
ating carbon steel. Ito ay marami siyang flaks. So kung click niyo yung ganyan, makikita na niyo yung kanyang ano, yung sa welding talaga. So ito ay basic tips lang naman ng ating mga beginners. So ayan, makikita niyo, lilinisan niyo. Lakas na amperahe. Yan, ganyan mangyayari. Medyo may malalim. So, ayan na guys. Nilinisan natin. Bale, nirupasan muna natin siya. Tapos, so ngayon, atin, kakapingan na natin. Bale, final na patong niya. So yan ay root pass pa lang yan. So mag-a-adjust tayo ng kuryente doon. Ayan guys, adjust tayo ng ating kuryente apirae. Ayan, itataas natin ng kunti ng 100. So 101, ito yung ating gagamitin pang tapping itong apirae na to. So ayan ang resulta niya guys, yung ating cupping. So lilinisan natin yan, titingnan natin yung kanyang resulta pagka wala na yung mga flux na yan. Marami talagang flux yung ano, yung ating aluminum. Pag tayo magwi-welding ng aluminum, iba siya sa ano, sa stick ng carbon steel. So ganun lang guys yung ating pagwi-welding ng ating aluminum plate. So marami namang klase tayong aluminum na pwede nating i-welding. Mayroong makapal, mayroong manipis. So kailangan kung manipis naman yung ating plate na wi-weldingin, ay kailangan tayong mag-adjust ng ating amperahe o yung ating current natin. So depende sa ating kapal ng plate na ating ay i-welding. So sana ay napagkuhanan nyo ng idea yung video na ito at ayos nyo man na matutong mag-welding ng aluminum plate. So kunting practice lang at makukuha nyo din yan yung ating pag-welding ng aluminum plate. So yun lang guys ang masishare ko sa inyo sa araw na ito. So maraming salamat sa inyo at God bless at mabuhay po kayong lahat. Thank you. We'll be right back.